Naririnig nyo ba yun? Bumutok na kasi ito, oh. Kaya luto na. Tada! Ito na ang ating crispy pata. Hello everyone! Welcome back to my channel. So for today's video ay magluluto ulit tayo. Another food recipe na naman ang ituturo ko sa inyo. At ang gagawin natin ay crispy pata. So guys, madali lang siyang gawin for me kasi sasangkutsa lang siya, tapos ipiprito, ganun. Paano ba siya ginagawa? Halika at ituturo ko sa inyo kung paano ako gumawa ng crispy pata na talaga namang crispy. So, ano pang hinihintay nyo? Tara na! Ang mga sangkap na gagamitin natin sa paggawa ng crispy pata ay syempre ang pata, pili kayo guys nung malaman yung harapan. Ayan. Salt. Seasoning. Ano ba to? Dahon ng laurel. Paminta. Yung durog na durog guys. Sibuyas. Bawang, tinadtad, at ito yung optional na ginagamit ko, ang tanglad. Ayan, pampawala lang siya ng lansa guys. Yun, kaya gumagamit ako ng tanglad. Guys, nabanlawan ko na tong pata at ang gagawin lang natin dito ay hihiwain lang natin to. Ayan guys, nahiwa ko na yung bandang dito lang sa harapan, yung may mga laman-laman, para masiksik yung mga seasoning na ilalagay natin. Wala siyang ano guys, wala siyang sukat, basta kayo nang bahala magtansya. Ayan. And then, so, mga 1 teaspoon guys, ang ilagay niyong salt. And then, damihan natin siya ng pamintang durog. Ayan. Para mas malasa. I-massage lang natin to ng mga 1 minuto para yung mga inilagay natin ma-siksik dun sa mga hiniwa ko. Dito oh guys. Ayan. Make sure na yung seasoning, salt and pepper na nilagay natin is mapunta sa mga singit-singit niyan. Ayan na siya. Ayan na yung ating nilagyan ng seasoning na pata. After that, i-marinate natin siya ng 1 to 2 hours para mas malasa pa bago pakuluan. Guys, eto na ang ating pata after 2 hours or more than 2 hours ko na tong minarinate. So, ito yung mga ingredients natin. Nagpakulo na rin ako ng tubig para sa pagsasangkutsa or pagpapakulo sa ating pata. So, ilagay na natin ang sibuyas. 1 buong sibuyas. Tapos, 1 buong bawang. Ano ba to? Tanglad. Optional guys. Pwede nyong lagyan ng tanglad po, pwede hindi. 4 to 5 pieces ng laurel, dahon ng laurel. And then, salt. Tinatansya ko lang yung paglalagay ko ng salt kasi itong marinated na naman tong pata. Ilagay na natin siya. Ayan, tubog lang. Pakuluan lang natin to ng mga 3 to 5 hours or depende kung bata pa yung pata, mas madaling lumambot. Check na lang natin kung malambot na sa dun sa may laman. I-check natin at babalikan na lang natin to. So, eto na guys, yung pinakuluan kong pata. 2 hours ko lang siyang pinakuluan kasi bata pa naman siya at malambot na. So, ang gagawin natin ngayon, pahangin na natin or patuyuin lang natin yung mga excess oil or mga tubig-tubig na natira dyan. Saka natin i-deep fry sa mainit na mantika. Hi guys, nagpainit na ako ng mantika at ready na natin siyang lutuin or iprito.
Iprito lang natin siya hanggang maging crispy or golden brown both sides. Wala siyang exact time. Pag golden brown at crispy na lang yung labas niya, okay na siya guys, luto na. Kasi nasangkot siya na natin siya. Takpan lang natin to guys para hindi pumutok or hindi sumabog yung mantika sa sahig. Kasi puputok yan guys eh. Ayan, naririnig nyo ba? Gawa tayo guys ng sawsawan. Baliktarin na natin. After 10 minutes. Luto na to guys. Look oh. See? Naririnig nyo ba yun? Bumutok na kasi to oh. Kaya luto na. Ay, bakit yung chili? Oh my god. Ayan guys, luto na ang ating crispy pata. Tiyana! Ayan! Lagyan natin ang yes, kamay ko ba guys? Ito na ang ating crispy pata. Look guys. Oh, ayan. Ganyan siya kalutong. At syempre, di pwedeng walang kanin. Ito yung kanin ko at ito yung natira sa plating, sa design ng plate. So, kain na tayo. Ito pa rin yung sausawan ko guys. Perfect para sa ating crispy pata. Kain na tayo guys. Kain na guys, ito yung natira doon sa design. May design yung aking ginawa. Pampaganda. Andito si Dare. Ang pawis ko. Kain. Siyempre, kailangan may kanin. May kanin ako. Hindi ko ito maubos. Tikman lang natin. Nilig mo? Mas malakas pa sa chichiro. Saba ko naman dito. Hi, baby! Gusto ko lang yung balat. Gusto ko balat naman. Yun. And sili. Konti sili lang. Isang perasong slice. Kain ulit. Dito ka, mag-hi ka. Hi! Kumakain din siya. Last one. Sarap. So, dito ko na guys, i-end yung video ko. That's it for today's video. I hope you enjoyed watching. Don't forget to give it a thumbs up if you like it. Subscribe to my channel, Ken Candelara, if you want to. And
Also, click the bell para ma-notify kayo pag may mga bago akong uploads. Thank you and see you on my next video. Bye! Bye! Happy tayo!